Gundam Hunter. And what is up sa inyo mga boss? Welcome back sa ating channel. Nandito na naman tayo para sa isa na namang lason. Na balitang lason na lalason sa atin lahat. So ngayon, kahapon at saka today, merong pa-event si Bandai. Yung Bandai Hobby Next Space. So nung nakaraan, nagkaroon tayo ng news about that. So ngayong summer, meron na naman silang edition. Tapos itong summer na to, may mga inaabangan talagang mga plastic model ng mga tao. No? So actually, nung nag-enter ako kanina, ang oras ngayon dito is 12:45. So nung nag-enter ako kanina, hindi ako makapasok sa site sa sobrang dami ng mga nagpapa-reserve at saka yung mga naka-visit dun sa site. So, pero nakakuha pa rin tayo ng konting footage at i-share ko sa inyo kung ano-ano ang mga pwede nating abangan. So, actually, para dun sa mga kakadinig lang dito, ang nangyayari sa Hobby Next Space, so nagre-release sila ng info na pwedeng maging release for the rest of this year or for next year na mga bago, no? Bago to mga boss, ha? Mga new item, hindi reissue, hindi reprint, new item mga boss, as in yung bagong-bago. So every quarter of the year naglalabas sila nito, yung autumn, spring, winter at saka summer. So ang nangyayari, isa-isa, no, bawat category meron sila. So ngayon ang category na meron sila na possible ilabas is yung Figure Rise, 30 Minutes Mission, Gunpla, at yung Witch from Mercury nga mga boss, no? Which is yun yung bago nilang ilalabas ngayon. So, dalawang HG kit ang nakita natin mga boss. So, tara, wag na natin patagalin, isa-isahin na natin mga boss. Eto yun. At ito na nga ang pinakahihintay natin mga boss, ang Hobby Next Space 2022 Summer. Plastic model nga mga boss ang kanilang team this month or this part of the year mga boss. So this quarter. So yan, may Dragon Ball Z, Kamen Rider, Ultraman, One Piece na mga lumabas mga boss. Iisa-isahin natin yan. Meron pa nga yung prologue ng Witch from Mercury mga boss. So yan, tara, isa-isahin na natin mga boss. Yan, una sa listahan natin mga boss, yung Garados na Pokemon mga boss, nagkakalagang 1,430 yen plus 10% tax mga boss. Yan, napaka-astig nga itong plastic model na to na Garados na kulay blue or teal blue ang kulay at may yellow. Napaka-astig nga para sa mga Pokemon collector na to mga boss. Pwede nyo siyang makuha at napaka-simple nga nito. Ito ay parang entry grade type yata ito, or parang high grade type ng Pokemon na lalabas. Next naman mga boss, sa halagang 715 yen is ang Pokemon na napaka cute na cute na to mga boss. Yan, 715 yen lang yan. Ang tawag dito sa Japanese, Mahuip. Mahuip mga boss, yan, entry grade, no glue, no nipper, hindi na nga kailangan, hindi nga kailangan ng paint ito mga boss. Na kung gusto niyo ng mga cute na Pokemon plastic model, ito yun mga boss. At marami pa nga silang lineup na available. Isa na yung pinamigay natin dati na Eevee, yan mga boss. So yan, Pikachu, iba't ibang klase, name it, we have it. Next naman mga boss, ito nga ang ilalabas nga nilang Zero Infinitism ng Mazinger Z, high grade mga boss. Napakaangas nga nito. Nakit na to mga boss na meron pa siyang malaking parang arms or yung zero, yung yata yun, no, dun sa likod niya. So hindi natin masyadong sigurado, comment lang sa baba para sa mga new type dyan, yung mga nakakaalam na kung ano ito. So Mazinger Z, Infinitism ng Mazinger Zero. So yan, isa rin to sa mga gusto kong makakuha, gusto ko siyang makilala mga boss aside from Gunpla. So kasi alam niyo naman, batang 90s tayo. At parang para sa akin, napakaangas nito bilang high grade mga boss, no? So yan, meron pang mga effect parts siya nakasama. Okay,
So yan mga boss ang ating Mazinger Zero Infinitism. Yan para sa kanyang 360 degree turn. Yan mga boss, kailangan nga natin gumamit ng stand nito mga boss dahil sa napakalaki niyang arms no doon sa kanyang likod. So yan yata yung pinaka parang zero na lumalabas sa kanya. So again, ito ay available mga boss sa Bandai Hobby website no. Yan na Mazinger Z Infinitism. So kung gusto niyo yan at kung gusto niyo pa ng iba pang klaseng Mazinger Z, visit lang kayo sa website ng Bandai Store or sa Kimiko online shop. Kasama nito mga boss ay ang high grade na to mga boss na napakaangas to. Altozen Nalto tawag diyan no sa Japanese. So hindi ko pa masyado makita yung English version nito pero napakaangas nga mga boss. Yan, may kasama pa siyang katana. So isa to din sa gusto kong magkaroon mga boss no. So parang alam niyo naman pag may mga samurai parang napakaangas mga boss no. So comment lang sa baba kung saang series to mga boss o kung saang anime to nakikita. So hindi tayo masyadong familiar dito pero lalabas siya ng Bandai Hobby next. Next naman mga boss is yung Dragon Ball Z. Yan na nga new specification version mga boss. Yan meron na nga mga specification or articulation yung kanyang kamay mga boss ni San Goku na naiiba-iba yata ito, nakakamehameha na lalagay ng ganyan no. So yan sa mga may gusto nito mga boss, so abang-abang lang tayo itong Dragon Ball Z na to na San Goku na new specification version. Yan no, napakaangas, nag level up na nga si Bandai regarding sa paggawa ng mga figurize ba dito hindi pala to figurize bus figurize no ng mga anime character. Yan kasama pa rin nga dito yung decals na yun mga boss no, so na nilalagay natin diyan. With regarding sa 360 degree view niya, ayan mga boss no, so napakaangas nga nito no. Super articulated to para sa akin no, kung ganito yung lalabas sa mismong figure. Next naman mga boss is Mask Rider Blade. Yan no, napakaangas nga para sa mga Kamen Rider, Mask Rider collector dyan. So ito na nga, isa sa mga aabangan yung kit mga boss is yung Mask Rider Blade na to. Napakaangas nga nito sa colorway niya na silver, navy blue at saka black no, combination na Mask Rider Blade. So alam naman natin yung mga boss natin regarding sa Mask Rider or Kamen Rider, marami din ditong may alam dyan. So napakaangas nga nitong stand na to mga boss no. So 360 degree view niya, ayan yun mga boss. So marami pa rin siyang Mask Rider project nga no. So then, the next rider is sino kaya? Ultraman naman mga boss no, kasama rin sa lalabas nitong summer tong Ultraman mga boss na napakaastig nga. So Ultraman fanatics dyan, so it's your time para magkaroon ng mga Ultraman figures. So marami na rin ako nakikita along the way ng mga Ultraman figures pero ngayon lang ako nakakita nitong klase ng Ultraman na to. So comment nyo lang sa baba kung anong Ultraman to, hindi ko din masyadong mabasa pero ito yung kanyang 360 degree. So yan, napakaangas nga, meron pa siyang hawak na sandata doon no, no kanyang weapon. So Ultraman, Ultraman Kaman, Ultraman Kaba. Next naman ito Ultraman Zero mga boss. So ito medyo familiar tayo dito. Ultraman Zero nung kabataan natin. So medyo napapanood-panood natin 'to. Yan. Napakaangas nga niya mga boss no. So ito figurized din 'to mga boss. 360 version niya o 360 view niya. Ayan mga boss, napakaastig nga. So alam ko yung kanyang sungay ay nagiging weapon at nalalagay din sa kanyang dibdib. So yan yung gimmick or effects ng kit na yan mga boss. And again, may mga available pa rin ibang klaseng, iba't ibang klaseng Ultraman sa Bandai. So yan, next naman tayo mga boss regarding sa One Piece, yung mga One Piece collector dyan. Ito yung mga ship collection o no? Grand Line Ship yata to o Grand Ship collection ng One Piece. Meron na naman silang another release, ito nga gold goldie na ano yata nakasulat diyan. So
abangan lang natin 'to. Ito na ang pinakahantay natin mga boss, yung Gundam. So ito, mula sa Witch from Mercury Gundam, ito nga ang Gundam Lifrit o Lufrit mga boss 'yan. So napakaangas nga nito mga boss, ito yung kanyang 360 degree virtual niya. Yan. So parang G-Self ang datingan niya, pero para sa akin isa itong another Gundam. Parang combination siya ng Barbatos na Gundam frame at saka G-Self mga boss. Comment nyo lang sa baba kung meron na kayong info, lalo na sa mga boss natin dyan na masigasig mag research ng regarding sa mga bagong Gundam. So aside from that mga boss, no, meron pang isa na ilalabas mga boss this year, si Bandai, no, from Witch from Mercury. Ito na nga mga boss, kakalagang same price ni 1760 yen plus tax. It will be released on August mga boss, no. So ito yung isa, yung Begurbu ba ang tawag dyan. So ayan mga boss, isa naman to ang napakagandang kulay niya na white and violet color combination mga boss. So ayan, medyo yung white niyan parang may pagka grayish white yata ang tawag dyan, no. So ayan, maangas nga ito mga boss, no. So ito yung may dalawa pa siyang parang ball dun sa likodan niya. So again, ito parang medyo Kimaris booster ang nakikita ko dito sa kanya na may halong G-Self. So ayan yung 360 degree niya at ito yung kanyang gallery. Sa mga may gusto nito mga boss, screenshot nyo lang at abang-abang lang sa ating channel, ihahunt natin yan. Again, sa SDW Heroes, yan mga boss. No? So ito isa, itong dragon na ito mga boss, 770 yen. Dark dragon, dark na... Dark Blast Dragon mga boss. Yan. At isa pa mga boss, itong 1,210 yen plus tax na Dragon Astray. Yan na nga mga boss. No, Dragon Astray, medyo may pagkawig siya dun sa Dragon o Dragonix. Mga Gundam Astray, Red Dragon. Pero SD Hero siya. Sa mga new type dyan, sa mga may alam, comment nyo lang sa baba. Meron din siyang Calcash Pitch Witch na kasama dyan na isang piraso at dalawang katana niya sa kanyang gilid at isa pa sa kanyang likudan. So napakaangas nga nito mga boss. So kung alam nyo kung ano yung saang series to, comment nyo lang sa baba mga boss. So again, regarding naman sa 30 minutes mission mga boss, yan, no? 30 minutes mission natin, eto mga boss, napakaangas, very night ang datingan nito mga boss, no? So itong Gundam na to, ito yung kanyang 360 degree, hindi pala to Gundam mga boss, no? So ito yung kanyang 360 review 30 minute mission mga boss, no? So mga may mga 30 minute mission collection dyan, ito inyong mga kit na lalabas this month or this year sa Bandai Hobby.net. So yan, tama ba? Bandai Hobby.net ba siya? Sa Bandai, no? I-release nila to mga boss, mostly na lalabas ito sa mga nearby stores, hobby shop, yung iba sa Gundam Base at iba sa mga electronic shop, no? Yan mga boss, yan ang ating mga aabangan, no, sa 30 minute mission. 30 minute mission sisters naman tayo mga boss. Napaka-cute na cute na nga, at baka magustuhan pa ng mga misis nyo, pwede nyo rin itong ipabuo sa kanila. So yan, 30 minute nga lang, kaya na nilang buuin yan mga boss. So ito nga, meron nga silang inirelease ngayon na dalawang item mga boss, no? So yan, tingnan nyo na lang mga boss, no? So hindi tayo masyadong familiar with regarding sa 30 minutes, pero from now on, no, sa lahat ng mga bagay na i-research natin, gusto rin natin maging new type, no, kagaya ng ibang mga boss natin. So yan mga boss, ang ating mga laso na abangan for this year, nirelease nga ngayon lang, no, ni Bandai Hobby. So yan, Hobby Next Phase Summer 2022. Salamat. And so ayan na nga mga boss, no. Ang dami na naman nating aabangan lason ngayon mga boss, ngayong year na to. So ang iba't ibang klase, may figurize, merong SD, merong bagong kit from Witch from Mercury, no, na aabangan at ibibuild na naman natin mga boss. Meron din tayong iba't ibang
item na nakita mo la sa Pokemon at sa One Piece. So, lahat yan mga boss, plastic model at may bagong articulation pa si Son Goku, yung figurize, no? Panibagong version daw yata yun. A new specs, new specification version ng tawag. So, ang pinaka-paborito ko dito sa nirelease nila ngayon, syempre, yung Gundam mga boss, no? So, abangan natin yan. Yung dalawang klase ng Gundam na nirelease nila ngayon na mahirap bigkasin yung pangalan, no? Dalawang HG kit, panibagong Gundam na naman to mga boss. So, ito yung mga hindi natin pa nakikita before, pero parang para sa akin, no, mayroon siyang mixture ng IBO, G-Self, mga ganun. So, iba't ibang klase, parang yun yung mga pumapasok sa isip ko. Meron pa nga siya, talaga may resemblance siya ng G-Self eh, para sa akin. So, second favorite ko dyan is yung Son Goku na may full specification pa talaga. No? Ang galing. Kasama rin pala yung Mazinger C dun sa nirelease nila. No? So, yan. Kayo mga boss, kung ano yung gusto nyo dito sa mga nirelease ni Bandai ngayon, yung Bandai Hobby Next Piece, comment nyo lang sa baba at kung sakaling may gusto kayo, screenshot nyo lang, send nyo lang sa Kimiko Online Shop. So yan, again sa mga members natin sa channel natin, maraming salamat sa inyo. Kung wala kayo, wala tayo dito. At kung hindi ka pa member, magpa-member ka na, dahil every end of the month, kung nakapag-subscribe ka hanggang 15, every end of the month ay pwede kang manalo ng mga papremyo sa ating raffle. So, bawat isang membership is one slot. Kung coordinates ang kinuha mo, two slots. At kung yung new type ka, four slots yun mga boss sa ating raffle. The more the entries, the more the chances of winning. Pero nitong initial natin, no, na paraffle para dito sa mga boss natin na sumali, lahat, no, Ichiban Koji style. So, abangan niyo yan sa ating sa katapusan mga boss, no, sa ating raffle or yung event natin this end of the month. So, yun. Maraming salamat mga boss. So, nakikita niyo na yung pangalan niyo sa screen. Shoutout sa inyo. At shoutout din sa lahat ng mga boss na sumusuporta sa atin. At sa mga hindi pa nakasubscribe at naka-join sa membership, click niyo na yung notification button sa baba. Mali. Click nyo na yung subscribe button sa baba at yung notification bell. At yung join button na rin kung meron tayong maliit na halaga lang naman mga boss. No? Maraming salamat mga boss. Again, lastly, shoutout pala sa lahat ng mga nakakuha na ng papremium nila. Na naipon na naipon. Kaya mukhang napakarami ng dumadating sa inyo. At sa akin, sa tingin ko, sobrang saya siguro, no, kung ako yung makaka-receive ng ganun, naipon na. Pero sa other part of my heart, ang tagal kong hinantay, no. Pasensya na mga boss, kasi medyo natagalan tayo sa pagpapadala at naipon na nga siya nung naipon. So yan mga boss, maraming salamat sa inyo at congrats dun sa mga nanalo at mga nag-send sa akin ng picture randomly. Ipapakita ko yung mga picture nila rito sa ating channel. So yan, maraming salamat sa inyo mga boss. Kita-kita tayo sa susunod na video. Abangan nyo, meron tayong unboxing video, no, na darating. So, maraming salamat mga boss. Kita-kita tayo next video. Keep safe. Lagi nyo tatandaan. Unahin natin si God at lahat ng bagay bibigay niya sa inyo. Keep safe and God bless.